sabihin, hindi kayo anak ng Diyos. Dahil anak ng Diyos, dilang ang mata, ang puso't isipan na kay Kristo. Yan ang totoo anak ng Diyos. Yun ang binabati ko sa Apostol Pablo. Dahil mayabang ang mga Hudyo. Kami ang una, kami ang may privilege. Dahil kami ang tinawag, mga pinili kami. The chosen one. Pero ano sabi ni Pablo, kung wala naman sa puso nyo ang ginagawa nyo, it's all nothing. It's all nothing. Kahit araw-araw tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kung araw-araw nakipag-away at nakikinig pangasal, wala pa rin simple ang pagiging Kristiyano. That is what Paul is trying to impart to us. Marami akong kakilala. Mabilis kumilos sa umaga dahil magsasama paglinggong. Mabilis din umuwi, pag-uwi, makipag-away sa kapitbahay. Does he answer the question? Next, no one understands. 11a, walang nakakaunawa. They know it, but they don't understand. Kaya yun ang universal principle ng mga tao na sinasabi ni Pablo na lahat tayo ay nagkakasala. Next. No one seeks God. 11b. Anong sabi? Walang naghanap sa Diyos. Ang yabang nila na alam nila lahat. Pero hindi na nila hinanap ang Diyos sa oras na kailangan na nila ang Diyos. Dahil alam nila, kaya nila lahat dahil sila ay sumunod sa kautusan. The same thing with us. We know we believe in Christ, but the question is, did you seek God in your life every day? Amen. Hinanap niyo ba si Jesus sa panahon na kailangan niyo si Jesus? O hinanap niyo lang si Jesus dahil may kailangan kayo, dahil may problema na naman kayo. Seeking God is not about your worries. Seeking God is not about your problems. Seeking God because you want to experience the love of Jesus. You are seeking God because you have sinned. Kaya mga kapatid, hanapin niyo si Jesus, makakatakbo niyo si Jesus, dahil ang sabi niya, buksan nila ang inyong mga puso at ako'y papasok sa inyo. Just open your heart. If you want to seek God, ito ang problema nila, nakalimutan nila hanapin ang Diyos. Mayabang sila because they thought they can do everything without Christ in their life. Di ba mga kapatid? That's how great our God. Next. They have heard. Ibig sabihin, nagkamali sila, nagkasala sila. 12a. Ang lahat ay lumis ng landas at napakasama. They know about the law of God. But what they're doing, they keep on sinning. Because they don't follow the will of God. They follow their own will. Yung kalooban nila, sinusunod nila, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya ang tao patuloy na nagkakasala dahil ang sinusunod natin, yung kagustuhan natin, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Sinabi na ng Diyos, huwag ka mag-ipag-away araw-araw ng ipagbangas ang kasakasala. Sinabi ng Diyos, palit mo yung kaaway. Ano yung ginawa mo? Araw-araw mo, inaaway. Ipag-pray nyo ang mga tao malikusta sa inyo. Yun ang sabi ni Kristo. Nagagawa niyo ba? Bless those who curse you. Yung mga nag-curse sa inyo. Yun ang kalooban ng Diyos. Isa lang ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sinimplihan ni Kristo, mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo sa iyong sarili. Kung mahal nyo ang inyong mga sarili, ibig sabihin, kaya nyo mahalin ang inyong kapwa.
Kung mahal nyo ang inyong kapwa, kaya nyo mahalin ang Diyos na inyong buong puso, buong kaluwa, buong kalakasan. That is the will of God. Everyone is asking, Pastor, anong kaluwa ba ni Lord? Siya na, magmahalan tayo. Remember, He ended up that message when He's about to ascend to heaven. Anong sabi niya? Paano ko kayong makilala na kayong mga lalito? Anong sabi niya? Magmahalan kayo. Katabi mo na nga, hindi mo pa kayang mahalin. Araw-araw kayong nakikita, hindi nyo pa kayang mahalin. Just look at the person beside you and look at the person. Sabihin mo, mahal kita, kapatid. Ha? Ba't na kasi mahal? Ganun mo kayo magmahal? Diba? The true love that Christ is sharing, the love that there is no boundary. Yung pag-ibig ng Diyos, walang boundary yan. Walang kulay yan. Gusto mo lang love yung makuti? Ayaw ko mag-love na hindi ko kakulay. Ba't ganun na? Diba? May standard ang pagmamahal ng tao. Kaya nga tinutuwi tayo ni Kristo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, walang standard. Eh, tayo po tayo electric pa. Puro tayo dyan, folks. We thought we know everything. We know how to love. When in fact, you're not even love the person beside you now. Diba? Anong sabi ng Apostol Juan? Sinasabi ng mahal ng Diyos, kung di nyo nga kaya mahalin ng iyong kapatid. Isang kahangalan, isang kasinungalingan na pinagmamalaki mo, mahal mo ang Diyos, na in fact, hindi mo kaya mahalin ng iyong kapatid mo. This is what Paul is trying to say. This is what Christ has imparted to all of us. To simplify, just learn to love the way Christ loves us. No boundaries. Ang problema natin, inahanap muna natin yung wala sa tao, saka tayo magmahal. Minamahalan natin yung nagmamahal din sa atin. Pero yung galit sa atin, hindi natin kaya mahalin. Amen? Oo, oh, lumpot na amen. Alanganin. That is what is the standard of God. Kaya nga ang sukatan ng Diyos, hindi kung ano ka, kung ano ang ipinapakita mo, kundi kung ano ang laman ng puso mo. Yun ang sukatan ng Diyos. Yun ang standard ng Diyos. Eh, ang standard ng tao, eh, Pastor Pogi yan, love ko yan. Kailangan ba maging pogi at maganda para mahalin nyo? Eh, hindi nyo alam na lahat tayo magaganda at pogi. Remember, we were created out of the image and likeness of God. Therefore, we are all beautifully crafted and hidden in the womb of your mother. Therefore, we are all handsome and beautiful. Amen? Napakaya nyo, magaganda kayo. Saan yung magaganda guwapo? Ha? Si Ian ang atagwapo rito ako. Ha? Ayun yung kinin. You have to claim that because that is God's separation. We are all created, remember, out of His own image and likeness. O bakit sabihin yung pangit, ang nagsasabi, ulit-ulitin ko, ang nagsasabi ng pangit, yun ang pangit. Dahil walang nilikha ng Diyos ayon sa aklat ng awit, ang sabi niya, you are beautifully knitted and crafted in the womb of your mother. Ibig mo siya, inubog kang maganda. Sa sinapupunan ng iyong ina, tapos na ikaw ay pinanganak na, at lumaki na, galit ka na sa nanay mo, na hindi mo alam na hirap ang nanay mo ng siyam na buwan para ikaw ay bugi at palaki. Eh kung isang buwan pa sinabi ng nanay, tanggalin ko na kaya itong anak ko, baka paglaki na ito eh, so ayun. Diba? Kaya minsan narinig ko mga bata, kung kailan na lumaki, ang yayawa ka sa mga nanay nila. Hindi nyo alam, wala kayo sa mundong ito kung wala ang paghihirap ng mga nanay nyo. Amen! We have to acknowledge what the mother
Pakikalapit sa mga nanay niyo at sabihin niyo, Nay, mahal kita. Lapitan niyo, huwag mo sigaw. Dahil ang pagmamahal mo sinisigaw, ipinapadama mo ang totoong pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, nararamdaman, nakikita. Dapat nakikita yan. Hindi pinatago. Makikita yan. Ganun pa. Nakatago pa ng sabi ng pagmamahal. Hiyang-hiyang pa. Pag kayo ay anak ng Diyos, dapat ipinagsisigawan nyo na mahal nyo si Jesus. Amen! Oh, isa lang ang nakakilala kay Kristo. You have to be proud of yourself because you are a follower and believer of Jesus. The first thing that you have to learn as a child of God is to learn how to love. At least, then nawala ang pag-ibig. Amen, church? Next. No one does good well being. Anong sabi? Walang gumagawa ng mabuti ka, wala kahit isa. Kasi may yabang ang tao. Katulad ng mga Diyo na pinagmamalaki nila na sila ay mga pinili ng Diyos. They were the chosen people of God. But they failed to understand what God was trying. They missed it. That is the reason why magkaroon ng condemnation ng ating pangyong. They have experienced the wrath of God. Kaya nga, tinuturo ni Papa ito para makita natin ang katotohanan. Sabi niya, hindi man o Hudyo, lahat tayo ay nakakasala. Amen! Amen! Next. Anong sabi sa aklat ng Isaiah? Bansang pakasalanan, mga tao puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng kapiwalian, itinakwil ninyo si Yahweh, nilalit ang banal ng Diyos ng Israel, at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. See, these are the people of God, the chosen people, who have abandoned God, who have displeased God. Hindi tayo iba doon. We are all children of God. Amen? Sino anak ng Diyos dito? Itaas ang kamay. Kung anak tayo ng Diyos, dapat patuloy tayo sa musulod sa kalooban ng Diyos. Dito sinasabi ni Pablo ito, bansang makasalanan. Remember, they were the chosen ones. But they're the ones who failed to fulfill and to be obedient to the will of God. Naging mayabang na sila, naging palala. Kaya kung kayo totoo Kristiyano, you have to live a humble life before the eyes of God. Amen? Next. The second part is the character description of man. Look at this. Man's depraved evidence through his body. 13 to 18. Tingnan po natin ang isa-isa. One. Man's depravity evidence to his body through his mouth, voice, and speech. Tingnan natin, 13:14. Para bukas na libingan ang kanilang mga lalamunan. Panalita nila'y pawang pandilida. Ang labi nila'y mga kamandag ang ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. This is the character description. Kanina universal character ng tao. Yung description ng tao na tayo lahat ay makasalanan. No one. Hindi nakarating sa kaluguran ng Diyos. Lahat tayo. Ito ngayon ang pinakita ni Pablo. The other part of this, yung character ng tao. Nakikita sa ating mga kilos, sa ating mga pangangatawan, una sa pamagitan ng ating mga pananalita. Ganyan sila. Voice, mouth, speech. Libingan. Pananalita nila yung bawang panlilingan. Look at this. In Psalms 1:14, ganito sila. Mabagsik ang tila na tulad ng ahas, tulad ng lupong taglay na kamanda. Ganun ang karakter ng tao na puno ng kasalanan.
Nakita na kayo ng grupo? Nakita na kayo? It's a kind of snake, di ba? Yung paligaw ng cobra. Kasi ang ibang, ang cobra, hindi yan ang lilingkis. Tumutukay yan. Di ba? Ang mga ahas malaki, nililingkis ka. Hindi ka tinutuka. Kaya makamandag yan kasi yung binom niyan, ni Ricardo. Yung mga cobra, yun ang lupok. The kind of snake. Nakita natin yung cobra. Di ba? Pag kayo ay natanggap niyan, ang bilis niyan. Ganun din ang tao. Tandaan niyo ang sabi ni Apostol Santiago sa Manila. Kaya paalala sa mga Marites, paalala sa mga Marisol, paalala sa mga Marite. Kasi lahat ganyan ang tao. Mapanman lang ang ating mga bibig. Ha? Nakakasakit. Tandaan niyo, sabi ng Apostol Santiago, ang liit ng dila pero nakakamatay yan. You follow? Ang dila dapat ginagamit sa pagpupuri, hindi para makasakit ng iyong kapwa. Very small, but it can heal. Di ba? Marami ang namatay dahil sa chismis. Tama? Kaya nga sana, I believe in this church, there is no such thing as Marisol, Marites, and Marite. Huh? Trending kasi tatlo na yun ngayon. Dati isa lang, si Marites na sinamahan na ni Marisol. Ngayon may Marite pa. Ewan ko sino yung pang-apat. Huh? Mga trending ngayon yan. Huh? Sino sa'yo si Marites dito? Hmm? Walang Marites? Walang may iba. Huwag niyong sabihin ang Marites man ng babae lang. Mas diskuso pa ang lalaki kaysa babae. By nature, ang lalaki mas diskuso kaysa babae. Agree? Parang ayaw ni Pastor Primada. The survey would show na mas diskuso ang lalaki sa babae. Dahil ang lalaki mahilig magtambay. Habang nagtatambay yan, maraming pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan kung anong mga bagay tungkol sa kanilang mga asawa. Pag ikaw ay bunga ng tambay, lahat ng chismis nasasagap ka. Number one na untahan ng mga chismis, kapihan. Barbershop. Diba? Diba yun ang lugar? Kaya kung kayo ay may tindahan, pagpili sa ragagad. Huwag na kayo mag-entertain. Pag pumili, uy, bumili. Pabili nga yung piso asin. O nga pala, no, ang asin daw, may import pa. Sabi ko, kung import asin, hindi dami natin asin. Ha? Eh, baka naman makormik ang inyong mga soul. Eh, talaga import yan. Di ba? Eh, kung mga fidel ka ninyong ayudize, okay yan. Healthy pa, DOH endorsement. Di ba? Kalimutan mo na si Marisol. Tanong ko si Marites. Pag sa utahan, pag may bili, talikod na. Hindi yung pag nagbili ng, pabili ng asin, tapos pagbigay ng supli. Sa, ang bibili ng piso, ang pera, sa daan. Kasi, gusto niya maantay yung supli matagal. Intentional yun. Pag bari, oh, Mari, narinig ko nga siya, ano? Ay, Mari, oh. Pwede pa na supli. Piso lang naman ang binili niya. Asin na lang binili piso. Ang pera ay sandaan. Ang tagal bago matapos. Nakauwi. Hindi pa nakaluto. Dahil may dinaan ng pagsakampay. Uy! Sabi ni Mari, sa tindahan, sabi niya, si kumari ito, ganun-ganun. Ganyan yan. Ang bahay niya pang sampu, ang tindahan sa kanto, bago siya nakarating sa bahay niya, tanahin niya na. Hindi pa nakaluto yun. Kasi bawat bahay tilaanan niya, at yung kumari niya nagwawalis. Yung kumari niya nagwawalis, mula naman sa pangalawa, hanggang sa sampu ang walis. Grabe. Kasi bawat bahay, magkukwento. Mari, anong mga balita din sa ating bahay?
Ganyan tayo mga kapatid. Nakakatakot ang dila. Kaya gamitin nyo ang dila sa pagpupuri, hindi sa paggawa ng kwento. Hindi para makasakit ng kalooban. Ang dila ay ginamit ng Diyos to worship Him and to honor Him. Amen, church? Next. Next. Evidence. By the use of his feet, 15 to 16, tingnan nyo. Wala sila matubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ng kanilang nadaanan. Grabe. Pag dumaan, parang chismisya niya. Pag dumaan, parang chismisya, dumaan sa paa. Yung gamit niyo mga paa, kung nasaan na nakakarating, bilo mo, parang dinaanan ng salot ang lahat ng nadaanan. Grabe. Doon nakikita kung gaano tayo ka makasalanan sa mga physical evidence natin sa bibig, sa labi natin, sa dila, ngayon sa ating mga paa. Diba? By the use of feet, these are evidence of character description kung paano tayo nagkakasala. Next. By the very lifestyle shows depravity. Verse 17. Hindi nila alam ang daan kapayapaan. Ang alam nila ang kaguluhan. They all do things because they thought that everything they do is good, but it's not. Because what's in their mind is just to cause trouble. Gumawa ng mali, gumawa ng kasalanan, gumawa ng kaguluhan. They forget, they tend to forget the real thing, and that is to bring peace to everyone. Kung mahal mo ang isa't isa, ibig sabihin ang itinataas ng kapayapaan. Hindi pag-aaway. Eh, problema ng tao, nadinig lang ang kanyang pangalan, pinag-uusapan, nagwawala na, sumusugod na. Ha? Sinusugod na si Marites ni Marisol. Ay, nagpang-aabot sila ni Marites. Patay na ang tatlo. Ha? Nadinig lang ang pangalan. Eh, sabi na Lute. Sabi, hindi, sabi ni Jamila. Ay, hindi, sabi ni Mikael. O, diba? Tapos na sila. At di nag-away-away sila. Diba? That's how we do it. Naging lifestyle. Diba? Araw-araw pinag-usapan nila. Kaya nga paalala ko sa inyo mga kapatid, kung kayo ay magkakaibigan, iwasan maging tatlo kayo. Apat kayo. Kasi ang kultura ng tao, hindi ko maintindihan. Bakit pag wala, yun ang pinag-usapan? Ha? May nature ko sa mga kababaihan. Yung wala, yun ang pinag-usapan nyo. Bakit hindi kayo mag-usap tungkol kayong apat dyan? Hindi ko wala yun. Naku, alam mo, wala siya. Kasi ganito na naman. Diba? Dapat pinag-usapan nyo yung kayo. Oh, kapatid, kamusta ka na? Ganito. Hindi, kapatid, wala siya, no? Ay, siguro lang. Ano na naman yan? Ganun-ganun na naman. Diba? Kaya kung magkaibigan kayo, iwasan nyo yung tatlo. Maging apat kayo. Parang may kakampi ka. Kasi pag tatlo mo na isa, ipag-usapan ka niya. Diba? O, si Marites, si Marisol, usap. Pinag-usapan si Marites. Si Marites, si Marisol, nag-usap. Pinag-usapan si Marites. Ganun lang yan. Pero dapat hindi. Kaya gumugulo ko sa pin. Kaya sabi ni Ruth, sabi ni Jemaine, sabi ni Mikaela. O, dumating si Abby. Ayun, naglamo-lamo na. O, di ba? Ganun ang sabi. Kasi, kung hindi tama pinag-usapan, do you see the point? Kaya nga, hindi nila alam dahil kapayapaan, ang alam nila, manggulong. Amen! Next, ang lakas na. Their eyes see no fear. Wala silang takot. Wala silang kinakatakutan. Tingnan nyo. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Hindi siya takot sa Diyos. Takot sila sa maniningil, pero hindi siya takot sa Diyos. Pag kumatok ang Bombay, nagtatago na sila. Anak, sabi mo, wala ako. Sabi ng nana, wala ako siya. O, oh, di huli. Turuan niyo pa magsinungaling mga anak niyo. O, oh, di huli. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, mas matakot tayo sa Diyos kaysa tao. Amen! Because God has all the power to end everything. Eh, kinakatakutan nyo.
si Bombay, si Meralco, si Nawasa, sino pa? Si Cable. Ano pa ba? Ha? Ano may matuwarating na kami sa mga baybay? Okay na lang sila sa atin kasi si Nubil, hindi mo utang eh. Tsaka si Shafi. No? Ay kung pautang pa si Shafi na kasi napatay. Nakapila si Gasada, nakapila si Shafi. Ha? Nasama pa si Tok Tok. No, di ba? Church, we have to feel God than anyone in this world. Matapag tayo sa Diyos. Then ang Diyos ang lahat ng bigay sa atin. Dahil pag binawi ng Diyos ang lahat na yan, yun ang nakakatapag, mga kapatid. Baka pati buhay natin ginawa ng Diyos ay maagal. Huwag tayong matapag. Anong sabi ng Panginoon? If God is with us, who can be against us? That is God's promise. Di ba't patapag kayo? Kung may problema, harapin nyo. Kung wala kayong pangbayad, sabihin nyo, hindi kayo papatay na. Puputulan lang kayo ng kuryente. Puputulan kayo ng ipon. O puputulan kayo ng tubig. Pero, will that end your life? Be realistic. Pag tinanggal sa'yo, mamumutulan kayo nila mo. We should know everything in this world. Ito ay lahat bahagi ng buhay. Pero lahat ito binigay sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ang pagkakataon. At ibibigay din ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen! Kung ang Diyos ang lagi ng pinaniwalaan, huwag kayong matakot. Lahat na yan, sinagot na ni Lord, hindi pa kayo nagsasabi. Amen! You claim it. E na muna yung takot niyo. Bago kayo lumapit kayo eh. Mas takot pala kayo sa kolektor ng Meralco tsaka sa tubig. Mas takot kayo kahit kumay, maningin sa utang mo. Pero hindi kayo natakot kay Lord na pag kinuha ni Lord ang lahat sa iyo, anong gagawin mo? Diba? Ganun ang mga Diyo. Hindi na sila natakot sa Diyos. Ay akala nila, kaya-kaya nila ang Diyos. Ganun din ang tao. Akala mo, marami ka ng pera, kaya-kaya mo ng buhay. Hindi mo alam ang pera, sakit lang yan. Pag kinuha ni Lord, bukas wala na yan. Maniwala ka sa akin. Kahit may isang trillion ka pa, mauubos yan sa isang tigla pag binawi ng Diyos ang binigay niya sa iyo. Amen. Si Lord ang nagbigay sa rin ang may kapangyarihan ang pagbigay niya sa iyo. Lahat ng bagay sa mundo binigay sa atin ng Diyos. Dahil tayo ay katiwala lang. Huwag niyong angkinin inyo yan. Kaya kung kayo ay pinagpala ni Lord, ibahagi niyo ang pagpapala. Be a channel of blessings. Binigyan ka ni Lord ng pagpapala dahil may daylan ang Diyos. Dahil alam ng Diyos ang puso mo na ikaw ay magpagpapala sa iyo. Be a blessing to others because God will bless you more. How can God bless you if God cannot trust you in the way you share your blessings? Doon tayo sinusukat ng Diyos. Kala mo marami kang pera sa isang tiglat, nakaratay ka na sa tama, nag-aantay ka na lang ng tawag ng puneranya. You have millions in the world, but it will not prevent you from dying. Your money cannot save you from your life. All in this world has its end. Only the life that God is offering to us that will live forever and eternally. And that is the life that Jesus is offering to all of us. Amen, church? Next. Remember this.